Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Roxas Boulevard. So ito po yung Roxas Boulevard. Ayan po yung mga buildings surrounding the Roxas Boulevard. Tapos makikita nyo po na maraming palm trees sa Roxas Boulevard. At when it comes to traffic, very light ang traffic ngayong Saturday. Ayan po makikita nyo, hindi siya heavy traffic. Napakagaan ang traffic ngayon. Ito po yung bridge na nag-uugnay sa mula sa other side of the Roxas Boulevard to the Manila Bay. Ayan po. Tapos ayan po yung sumikat noon, yung dolomite rock na ginawang artificial white sand beach. At ngayon ay inaayos pa, ine-expand pa siya ngayon. Binibigyan ko siya ko kayo ng update guys kung ano ang nangyayari sa dito sa may area ng Roxas Boulevard and the Manila Bay. Ang Roxas Boulevard po at saka Manila Bay kasi magkatabi lang yan. Tapos ito po guys, yung nakikita nyo na may kalesa na tumatakbo at may mga naglalakad. This is the Baywalk. This is from, ang Baywalk po ay from the US Embassy going to the Philippine Navy and to the Cultural Center of the Philippines. Mamaya po, doon ako magko-coffee. So, panoorin nyo po guys yung video na ito kasi ipapakita ko sa inyo yung magandang vicinity ng Cultural Center of the Philippines. So, ito ang mga namamasyal na mga kababayan natin. At ito, may mga nagtitinda dito sa May Bay Walk. So, pwede ka mag-food trip dito. Pwede ka rin mag-biking. Makikita nyo po yung tubig ngayon sa Manila Bay. Medyo malinis-linis po, kaya ayan, may mga batang nagtatangkisaw. Tulo ng Baywalk, matatagpuan ang office ng Manila Yacht Club. Ayan po siya. Tapos, kasunod naman yung Philippine Navy. Ito po yung tanggapan ng Philippine Navy naman. Hi guys! Nandito ako ngayon sa vicinity ng Cultural Center of the Philippines. Dito sa likod ko, yan yung building ng Cultural Center of the Philippines. Tapos, dito sa paligid nito, meron yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun siya. Yan yung building na yon, Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, etong area na ito, ito yung dulo ng Roxas Boulevard, yung Baywalk. So, iba't-ibang activities na pwede mong gawin doon sa Baywalk. Siyempre, basically, one of the activities na pwede mong gawin doon is walking. Nakita ko kanina marami na mga naglalakad kanina. They are walking. Parang ako din, yun yung ginawa kong activity na naglalakad ako doon sa May Bay Walk. So, it's a... Of course, everybody knows naman na walking is a helpful activity. It's an exercise. It's a good exercise. Tapos, another activity that you can do in Roxas Boulevard or the Bay Walk is biking. So, napakaraming nagbabike kanina. Nagbabike sila, nag-enjoy silang magbike. Lalong-lalo na ngayon kasi hindi masyadong umaraw. Tapos, ang time ngayon is 4 o'clock. So, dumating ako doon sa Roxas Boulevard mga 3 o'clock ng hapon. So, hindi siya ganong kainit. Hindi siya mainit ngayon. Makulimlim yung langit. Kaya masarap maglakad, masarap magbike. Tapos, another one na nakita ko na pwedeng gawin doon is, of course, jogging. May, kahit ganitong oras, may mga nag-jog. Ganon. Lalong-lalo na nga ngayon na hindi siya umarot, hindi siya mainit. Tapos, yung pag December kasi dito sa Manila, hindi talaga siya, moderate lang ang temperature, hindi siya ganong kainit. Ito yung pinakamalamig na month sa Manila. Kaya maraming nag-jog. Tapos, another one is, may mga nag-fish, may mga namimingwit doon sa gilid ng Manila Bay. And of course, mag-food trip doon sa gilid ng Manila Bay. Kasi may mga nagtitinda doon ng mga pagkain. Tapos, another one is, may mga nakita akong boat doon. Siguro for, ewan ko kung for rent yung mga yon. Pero may mga nakita akong boats doon sa gilid ng Manila Bay. I don't know if they are for rent, but if they are for rent, it is again another nice activity to do. And then may mga yacht. Siguro sa may pera, yung yacht, yung yate.
Ayun. So, ayun lang guys, mga mai-share ko sa pamamasyal ko ngayon. So, yun, nagpapahinga ako ngayon because napagod ako naglakad sa kalalakad ko sa day walk. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng vicinity ng cultural center of the Philippines. So, dun sa harap niya, maraming buildings. So, ayan yung mga buildings ng harap ng cultural center of the Philippines. Isa sa pinakakilalang building, guys, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan siya, nakikita siya doon. Yung rectangular na yan. Central Bank of the Philippines. Diyan nang gagaling ang mga pera natin, guys. Tapos, one thing that impressed me here sa dito, yung puno na yan. Para ngayon lang yan, dito lang yata ako nakakita sa Manila ng ganyang puno. Hindi ko alam kung anong tawag yun sa puno. So, of course, normally, marami mga nagpapahinga dito. Ayan, guys. So, pumunta tayo dun sa banda doon. Open pa yun. Ayan. Yan yung yung sa likod ko. Dati ako doon. Ayan na yung building ng Cultural Center of the Philippines. So, hindi kasi masyadong matao dito, kaya ang lakas ng loob kong magtanggal ng mask at saka face shield. Kaya, ewan ko, wala pa naman kasi ako nakikita mga security guards or mga police na pwedeng manita sa akin sa pagtanggal ng face shield at saka face mask. Ayan po sila. Kaya yan. So, I'm entering this city, papunta doon sa may gilid ng Manila Bay. Mukhang maganda doon. Kaya, let's go guys! Maraming mga yacht. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga yacht. Say hi! Hi! Ayan, may mga, namamasyal din sila. Tsaka dito sa may... Dito sa isang banda dito, may... Nagre-relax sila. Katulad ko, nagre-relax. Ayan. Say hi. Nag-hi sila. Thank you. Diba, natutuwa sila. Nakakita ng vlogger. So, ganito talaga pag vlogger ka. Para kang para mo kinakausap sarili mo. Tapos yung nakatingin sila sa akin. Well, ganun talaga. So, ayun guys, doon ako galing sa kabila doon. Ayun, malayo. Malayo pinanggalingan ko. Guys, after doing some walking, nandito tayo ngayon sa Vine Patio Restaurant. Ito yung menu nila. Vine Patio Restaurant. Ang team ng restaurant na ito, parang nasa labas ka lang ng bahay. Kaya ganyan yung vicinity. Maganda yung mapakita ko sa inyo yung ibang so yun. So, we're here. So, I ordered coffee. So, mamaya itutuloy natin magmamasyal. Sa tabi ito ng Manila Bay. So, yun yung Manila Bay sa labas. Ayan guys. Nakikita nyo. Of course, nakikita nyo naman kasi nasa so, we're here in Vine Patio. Hindi lang coffee ang available dito. May available ang alcoholic beverages like beer, ganyan. At mga ibang pagkain. So, maganda yung kasi may mga puno ng, may mga coconut trees around. So, yun. Paglalakad ako para ipakita ko vicinity ng Vine Patio Restaurant.
lagay ko lang ang face mask. Bawal kasing mag-move na walang face mask. Dapat pag nag-move ka, dapat may face mask. To be fair for the others. So, libot lang ako. Kuya, pakilagay lang yung coffee ko dun. Pwede mo lumibot? So, ito yung ano. Dito yung ano nila. Dito mag-order. Nag-vlog ako. Dahil nag-order ako ng coffee. Pwede nga, I go around. Salamat. So, maganda naman dito. Ayan. Pag by group, pwede nyo gamitin. Wait lang. Oh, this one, pwede nyo gamitin by group ito. Nasa open ano, nasa open area kasi siya kaya lang. It's fresh. Ayan, magandang pwesto dito kasi nakikita ang Manila Bay. So, ang tawag ni dito ay Vine Patio Restaurant. Ito guys ang menu ng Vine Patio Restaurant. So, I hope nagustuhan niyo itong video. So, see you again in my next video. Please do not forget to like and subscribe.